Marshall Peak, Kabanata 2885. Pasanin ang mga kahihinatnan. May isang bagay na hindi maintindihan ng kalbong Wizard King. Paano lumitaw ang Holy Relic ng Southern Barbarian Tribe sa mga kamay nitong Wizard Bull? Nang wasakin ng Dark Light ang mundo, daan-daang libong tao ng Southern Barbarian Tribe ang namatay, kasama ang lahat ng Wizard Kings ng Southern Barbarian Tribe. Sa lohikal na pagsasalita, ang Holy Relic ay dapat na nawala o nawasak sa pagkamatay ng mga Wizard Kings na iyon, ngunit ngayon ito ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Maaaring ang Wizard Bull na ito ay nakapunta sa larangan ng digmaan. Agad na tinanggihan ng kalbong Wizard King ang ideyang ito dahil sa pagkakaalam niya, may isang makapangyarihang Demon Saint doon noong mga oras na iyon. Iyon ay isang pag-iral na katumbas ng isang Wizard Saint. Kung ang Wizard Bull na ito ay talagang pumunta sa larangan ng digmaan, walang paraan na makabalik siya ng buhay. Ang Southern Barbarian Tribe ay mayroon pa ring Wizard King, at ang Holy Relic ay umiiral pa rin. Ito ay medyo naiiba sa inaasahan ng Tribe Bongbong Eating. Gamit ang kalbong Wizard King bilang pinuno, nagkatinginan ang ilang Wizard Kings ng Bone Eating Tribe na parang may lihim silang pinag-uusapan. Ilang sandali pa, naabot nila ang isang pinagkasunduan. Ang kalbong Wizard King ay nagsabi, "Wizard Bull, ibigay mo ang Holy Relic. Ikaw ay pumanig sa Demon Race at hindi na ang mga tao ng Barbarian God." Ngumuso si Yang Kai, "Sinong mata mo ang nakakita na kami ay pumanig sa Demon Race?" Si Wizard Chi ay sumigaw. Sinusubukan mo pa rin umiwas sa pinag-uusapan. Kung hindi ka pumanig sa Demon Race, bakit mo niligtas itong Demon King? Sabi ni Yang Kai, sabi ko, isa siya sa akin. Siyempre kailangan ko siyang iligtas. Si Wizard Chi ay tumawa ng masama. Sa sinasabi mo, itong Demon King ay nasakop mo na. Oo, tumawa si Wizard Chi, halatang hindi naniniwala. Ang bahagyang umiling din ang ibang Wizard Kings, iniisip na masyadong walang hiya si Yang Kai. Kanina lang, si Yang Kai ay isa lamang Great Wizard. Paano niya masusupol ang isang Demon King? Iyon ay isang pag-iral na katulad nila ng Wizard Kings. Pareho sila magiging mayabang. Kung sila ang nasa posisyon niya, hindi sila magpapasakop sa isang Demon Marshal. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa mabuhay. Ikaw ay nadungisan ng Demonic Chi. Ikaw ay naging Demon Race. Bomb antong hininga ang kalbong Wizard King. Sa kabutihang palad, ang iyong Demonic Chi ay hindi masyadong malalim ngayon. Ibigay ang Holy Relic. Ibigay ito sa Southern Barbarian Tribe. Alam na alam ko kung naging demonyo ba ako o hindi. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Pumunta ako dito ngayon para lang kunin ang mga tao ng Wizard Bull Tribe ko. Sana ay mapadali ng guro ang mga bagay para sa akin. Sumigaw si Wizard Chi. Huwag mo siyang kausapin ng kalokohan. Nagdedeliryo na ang lalaking ito. Gusto lang niyang iligtas ang Demon King. Hayaan mong patayin ko siya at bawiin ang Holy Relic. Ang Wizard Chi ay may masamang ugali, kaya mabilis siyang kumilos. Habang nagsasalita siya, na-activate na niya ang kapangyarihan ng Wizard. Isang malaking bungo ang biglang lumipad palabas at naging kasing laki ng isang bahay. Ibinuka nito ang bibig at kinagat si Yang Kai na parang gusto siyang lamunin. Malamig na tumingin ang kalbong Wizard King at ang iba pa. Hindi sila tumigil o tumulong. Malinaw, pumayag sila sa mga aksyon ng Wizard Chi. Nakita na ni Yang Kai ang bungo nun. Huling beses noong nakipaglaban siya sa Wizard Chi, ginamit niya itong Wizard Tool. Ito ay lubhang mabisyo, ngunit ngayon, nang i-activate ito ng Wizard Chi. Ang kapangyarihan ay tila mas malakas kaysa dati. Isang madilim na aura ang sumugod sa kanya. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Bumaba ang bungo at nilamon siya ng buo. Nagulat ang Wizard Chi. Halatang hindi niya inaasahan na magtatagumpay ng ganoon kadali. Ang saya sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat. Sa sumunod na sandali, bumaril ang bungo ng nakakagulat na aura ng espada. Lumipad ito palabas mula sa pitong butas ng bungo. Ang bungo ay parang langaw na walang ulo. Napadpad ito sa hangin. Gaano man ito sinubukan ng Wizard Chi na ikalat, hindi nito pinakinggan ang kanyang mga utos. Nagbago ang mukha ng Wizard Chi. Mabilis niyang pinalitan ang kanyang senadoryas ng kamay. Ibinuka ng bungo ang bibig nito. Naging sword aura si Yang Kai at sumugod palabas gamit ang kanyang espada. Ang natitirang bungo ay mabilis na lumiit at nawala ang espiritualidad nito. Mamulat na ang mga mata ng Wizard Chi. Sumakit ang kanyang puso, lihim siyang nabigla. Paano nakakatakot ang lakas ng wizard na ito? Noong nakaraang pagkakataon, natalo siya nang lumaban siya sa isang Great Wizard na may lakas ng mababang ranggo na Wizard King. Naisip niya na ngayong na-promote na siya sa isang mid-rank na Wizard King, mababawi niya ang ilang mukha. Sino ang nakakaalam na ang paglaki ng kabilang partido ay mas nakakatakot? Siya ay ganap na hindi isang tugma para sa kanya. Bagamat saglit lang, may malinaw na paghuhusga si Wizard Chi.
Sa kabutihang palad, hindi siya nag-iisa. Naisip niya iyon sa kanyang puso. Itinaas ng Wizard Chi ang kanyang ulo. Sa kabilang panig, sa harap ni Yang Kai, humarang ang kalbong Wizard King sa harap ni Yang Kai. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang jet black energy pillar ang sumabog patungo kay Yang Kai. Ang kapangyarihan ay kamanghamanghang. Tila nagawa nitong baligtarin ang mundo at basagin ang universo. Ang buong lakas na pag-atake ng isang mataas na ranggo na Wizard King ay natural na nakakatakot. Sumigaw siya sa mahinang boses. Wizard Chi, ikaw ay orihinal na bihirang henyo ng Barbarian Race. Kung walang mga aksidente, magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi mo alam kung paano mahalin ang iyong sarili at maging ang Demon Race. Hindi ka kayang tiisin ng Barbarian Race. Dito ka mamamatay, natawa si Yang Kai. Maraming tao ang gustong mamatay ako. Hindi maganda ang kanilang pagtatapos. Master, hindi ka magiging pagbubukod. Habang nagsasalita siya, nakaturo ang Myriad Sword sa harap. Isang malamig na liwanag ang biglang lumitaw, at pagkatapos ay bumaril ang espada na parang dragon. Ang jet black energy pillar ay nabasag ng mga bulaklak ng espada. Para itong mga snowflake sa ilalim ng nakakapasong araw. Mabilis itong natunaw, nanatiling kalmado ang kalbong Shaman King. Sa bahagyang pag-iisip, pinalitan niya ang selyo sa kanyang kamay at ang basag na itim na enerhiya ay biglang lumiit sa loob, na bumubuo ng isang hola na tila gustong bitag si Yang Kai sa loob. Kasabay nito, maliban sa Wizard Chi, dumating din ang tatlo pang pag-atake ng Wizard King. Lahat sila ay walang awa at hindi nagpigil. Desidido silang patayin si Yang Kai dito. Ito ay hindi lamang dahil sa lumang sama ng loob sa pagitan ni Yang Kai at ng Bone Eating Tribe, kundi dahil din sa banal na artifact ng Southern Barbarian Tribe. Bukod dito, ang mga tao ng Wizard Ox Tribe ay nahalo sa Demon Race. Hindi nila karapat-dapat na mamatay. Kahit napatayin silang lahat, walang sasabihin ang mga tao sa ibang tribo. Ang mahigit na 20,000 miyembro ng Wizard Ox Tribe ay sumigaw sa alarma. Lalong kinabahan sina Yu at Lu at ang iba pa. Nais nilang tulungan si Yang Kai, ngunit sa isang labanan sa antas na ito, alam nila na hindi sila gaanong mapapakinabangan. Maaari lamang nilang gawin ang kanilang mga isip. Kung ang Wizard Master Ox Tribe ay talagang nakatagpo ng anumang sakuna, agad silang lalaban. Mas gugustuhin pa nilang patayin sila ng Bone Eating Tribe kaysa makulong dito at maging pagkain. Sa mataas na platform, hindi pa rin nagpanik si Yang Kai sa harap ng pinagsamang pag-atake ng apat na Wizard Kings. Ang Myriad Sword sa kanyang kamay ay naglaslas sa silangan, kanluran, pataas, at pababa. Tila magulo at walang pattern, ngunit pagkatapos ng ilang laslas, tuluyan na niyang winasak ang Wizard Spells ng Wizard Kings. Tanging ang hola ng kalbong Wizard King ang mahigpit na pumipigil sa kanya. Nang inig ang katawan ni Yang Kai, at isang maringgal na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Ang di nakikitang hola ay biglang lumawak ng ilang beses, at may mahinang tunog ng pag-crack, na parang anumang oras ay maaaring mabasag. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kalbong Wizard King. Hindi na siya naglakas loob na mag-alinlangan pa, at nagsimula siyang umawit ng hindi kilalang incantation. Ang iba pang apat na Wizard Kings ay biglang naging solemna, at nagsimula na rin silang umawit ng mga incantation. Mabilis na nagsanib ang mga boses ng lima, na parabang iisang tao ang sinasabi, at wala nang anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Habang nagbabago ang incantation, isang hindi mapapantayang malaking kalansay na kamay ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang skeletal na kamay ay ilang daang talampakan ang haba, at ito ay nakaunat sa kalangitan, humahawak sa bilis na tila mabagal ngunit talagang mabilis. Ang target nito ay ang posisyon ni Yang Kai. Sa pag-agaw na ito, parang kahit ang mga batas ng langit at lupa ay mahahawakan sa palad nito. Hindi maipaliwanag na naramdaman ni Yang Kai ang paghinto ng kanyang paghinga, at ang kanyang katawan ay naging mas maikli. Parang diniin ng bundok ang leeg niya kaya hindi siya makatayo. Kinagat niya ang kanyang dila sa pagtataka. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng wizard spell ito, ang isang wizard spell na nangangailangan ng kooperasyon ng limang Wizard Kings ay tiyak na hindi dapat basta-basta. Sinipa niya si Bauki sa isang tabi, at pagkatapos ay umindayog ang kanyang katawan sa gilid. Nagkaroon ng malakas na putok, at nang humawak ang kalansay na kamay, ang pansamantalang mataas na plataforma ay naging pulbos. Nang hindi hinintay na makabangon muli si Yang Kai, ang malaking kamay ng kalansay ay muling inabot upang hawakan siya. Ang mukha ni Yang Kai ay naging malungkot. Nang susubok na sana siya sa kakayahan nitong kalansay na kamay, nakita niya ang isang nakakapasong liwanag na bumulwak mula sa palad nito. Sa isang kisap mata, tumagos ito sa kawalan at dumiretso sa kanyang dibdib. Muling umiwas si Yang Kai. Ito ay pareho para sa ilang magkakasunod na galaw.
Galit na galit si Yang Kai, at sumigaw siya. Tama na, tumawa ng malakas si Wizard Chi. Tumakbo ng mabilis hanggat kaya mo, tingnan natin kung gaano katagal ka makakatakbo. Wizard Chi, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Malamig na tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, at may lakas ka pa para takutin ako. Naiinis na pinulupot ni Wizard Chi ang kanyang mga labi. Alagaan mo muna ang sarili mo. Alam mo ba kung bakit gusto kong tumakbo? Malamig na tanong ni Yang Kai habang iniiwasan niya ang pag-atake at paghabol ng skeletal hand. Tumawa si Wizard Chi. Kung hindi ka sapat na malakas, natural na gusto mong tumakbo. Lahat ay may instinct na tumakbo. Mali ka, bahagyang umiling si Yang Kai at sinabing. Ayaw ko lang nahabulin ako ng Wizard Saint Master. Bakit ka gustong habulin ng Wizard Saint Master? Kumunat ang noo ni Wizard Chi. Ngumisi si Yang Kai, inihayag ang kanyang mga pangil, at malamig na sinabi. Kung papatayin ko kayong lahat, sa palagay mo ba hahabulin ako ng Wizard Saint Master? Saglit na natigilan si Wizard Chi, at saka siya tumawa na parang nakarinig ng nakakatawang biro. Mag-isa ka lang, gusto mo kaming patayin, Wizard Bull, nananaginip ka pa ba? Hindi na siya kinausap ni Yang Kai, ngunit nilinggan niya ang kalbong Wizard King. Hindi ka dapat mamatay sa aking mga kamay. Ang Demon Race ay nagdudulot pa rin ng kaguluhan sa lupaing ito, dapat kang mag-ipon ng kaunting lakas para harapin ang Demon King. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Demon King, kami na ang bahala dito. Dapat kang masunurin na maghintay na mahuli. Malamig na bomb-antong hininga ang kalbo na Wizard King. Bomb-antong hininga si Yang Kai at gumawa ng huling pagsisikap na sabihin. Hindi pa huli ang lahat para huminto ngayon, o kung hindi. Kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Ang kalbong Wizard King ay tila nagalit din, at malamig na ngumuso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong may ganoong kalaking bibig. Umaasa ako na ang iyong mga kakayahan ay higit pa sa iyong mga salita. Habang nagsasalita siya, hindi lang siya huminto, kundi lalo pang nadagdagan ang kapangyarihan ng Wizard Force, at muling tumaas ang kapangyarihan ng higanteng skeletal hand. Mas malaki man o hindi ang aking mga kakayahan, imulat mo ang iyong mga mata at makita mo ang iyong sarili. Biglang huminto sa pagtakbo si Yang Kai at tumayo sa ere, bahagyang umangat ang Myriad Sword. Nanlamig ang ekspresyon ng limang bone-eating Wizard Kings nang makita nila ito. Alam nila na talagang lalabas si Yang Kai, kaya hindi sila nag-atubiling gamitin ang higanteng kamay ng kalansay para sunggaban siya. Ang maliit na figure at ang dambuhalang skeletal na kamay ay bumuo ng isang hindi kapanipaniwalang kapansin-pansing kaibahan, na naging sanhi ng lahat ng berserkers na nakakita nito upang madama ang isang hindi kapanipaniwalang malakas na visual conflict. Hindi mahalaga kung ang mga miyembro ng Bone-Eating Tribe o Shaman Bull Tribe, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa sandaling iyon, na parabang masasaksihan nila ang isang kapana-panabik na sandali na itatala sa kasaysayan. Marshall Peak, Kabanata 2886. Patayin. Bumaba ang skeletal na kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Yang Kai. Nang isara ang kamay, nawala ang figure ni Yang Kai. Ang daan-daang libong miyembro ng Bone-Eating Tribe ay nagpakawala ng malakas na tagay habang tinitingnan nila ang limang Wizard Kings ng may paggalang. Namutla ang mukha ni na Yu at Lo. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Nang galing ang boses ni Tai sa tabi niya. Ayos lang siya. Si Tai ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa Wizard Bull Tribe. Isa lamang siyang Greek Wizard, ngunit tila may kakayahan siyang pagmasdan ang mga bagay na kahit ang Wizard King ay wala. Madalas magkatotoo ang mga salita niya. Sinabi niya na darating si Yang Kai. Pagkatapos, dumating si Yang Kai. Kaya, nang magsalita siya, ang mga miyembro ng Wizard Bull Tribe ay tila naapektuhan sa kanyang mga salita. Napatahimik sila ng husto. Sa kabilang banda, biglang namutla ang limang Wizard Kings ng Bone-Eating Tribe. Wala silang naramdaman na saya sa kanilang tagumpay. Isang mahinang ungol ang nagmula sa kamay ng kalansay. Walang nakakarinig sa sinasabi ng ungol, ngunit pagkatapos ng ungol ay biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong ng dragon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang napakalaking gininto ang ulo ng dragon at nawala sa isang iglap, lumipad sa kamay ng kalansay. Kumalat ang isang aura na nagpanginig sa mga tao. Ang limang Wizard Kings ng Bone-Eating Tribe na nagtutulungan ay talagang napakaliit sa sandaling ito. Crack! Ang kalansay na kamay na mahigpit na nakakuyom ay itinulak ng hindi nakikitang puwersa. Sa mga puwang sa pagitan ng mga daliri, malabong makikita ang isang matangkad na nakatayo sa gitna ng palad. Nang moalis ang espada, nanginginig ang kamay ng kalansay, at naputol ang limang daliri. Bumagsak sila mula sa langit tulad ng limang maliliit na bundok, dahilan upang ang mga tribo ng Bone-Eating ay nagtipon sa ibaba upang tumakas sa takot.
si Yang Kai, na nag-dragonize na, ay tumalon sa nakataas na pulso ng skeletal hand. Kinalagkad niya ang myriad sword sa ilalim ng kanyang mga paa habang umaakyat sa braso. Kahit saan siya dumaan, ang talom ng espada ay dumampi sa kalansay na kamay, na nagdulot ng nakakatalom na tunog habang lumilipad ang mga sparks kung saan-saan. Sa isang kisap mata, naabot na niyang kay ang siko ng skeletal hand. Nag-iisa siyang nakatayo doon na parang isang mataas at makapangyarihang hari, nakatingin sa lahat ng may marangal na tingin. Hindi naiwasang tumangala ang limang bone-eating wizard kings. Nakita nila ang isang eksenang hinding-hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Ang higanting skeletal hand na nabuo nilang lima ay talagang naputol dahil sa brute force ng isang bagong promote na wizard king. Isang malaking bitek ang lumawak mula sa palso ng kalansay na kamay hanggang sa siko. Ito ay parang bangin sa lupa, isang testamento sa paglipas ng flow ng Time Great Emperor at sa mga pagbabago ng panahon. Bahagyang itinadyakan ni Yang Kai ang kanyang paa, at ang buong skeletal na kamay ay nahati sa dalawa. Nasira ang spell ng wizard, at ang malaking skeletal na kamay ay agad na naging fluorescent light at nawala. Itinuro ang myriad sword pababa, sinabi ni Yang Kai na may malamig na ekspresyon. Dahil lang sa ayaw kong makipag-away sa inyo ay hindi nangangahulugan na wala na akong kakayahang pangalagaan kayo. Dahil nagsimula na ang labanan, pagkatapos ay tuturuan ko kayong lahat ng hindi malilimutang aral. Ibinaling niya ang tingin niya sa wizard pool. Nataranta ang wizard pool, at ang kanyang katawan ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Nakita niya sa mga mata ni Yang Kai ang matinding pagpatay na layunin. Sagipin mo ako, sigaw ni wizard pool na gustong lumapit sa ibang wizard kings. Ang kalbong wizard king ang unang nag-react, gustong tumakbo din papunta sa kanya. Gayunpaman, isang sword slash sa hangin ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Nang mawala ang sword slash, ang kalbo na wizard king ay huminto sa kinauupuan, tumingin sa harap na may madilim na ekspresyon. Sa kabilang panig, ang wizard bull ay sumugod sa gilid ng wizard pool sa ilang mga punto, at ang malawak na longsword nito ay nakapatong sa leeg ng wizard pool. Daan-daan sa aking mga taga-nayon ng Kangnan Village ang namatay dahil sa iyong bone-eating tribe. Ngayon, papatayin ko ang isa sa iyong wizard king bilang paghihiganti para sa aking mga tao. Nagulat si wizard pool at napasigaw. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka papayagan ng wizard saint master na gawin ito. Kung papatayin mo talaga ako, hahabulin ka ng wizard saint master sa buong mundo. Ngumisi si Yang Kai. Hinagis lang ako ng isang demon saint. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyong wizard saint master? Not to mention, nagpapagaling pa daw siya diba? Kaya, mas mabuting mamatay kang masunurin. Tumigil ka, biglang sumigaw ang kalbong wizard king. Tumingin sa kanya si Yang Kai at mahina hong sinabi. Master, may gusto ka pa bang sabihin? Bitawan mo si wizard G, at hahayaan kitang umalis. Matigas na sabi ng kalbong wizard king. Napangiti si Yang Kai at umiling. Nung sinabi kong tumigil ka kanina, patuloy ka pa rin sa pagpindot. Ngayong nagdulot ka na ng gulo, gusto mong makipagkasundo. Paano magkakaroon ng ganitong maginhawang pagpipilian sa mundo? Humihingi ako sa iyo ng paumanhin, pero nasa kamay ko na ang desisyon. Sinabi ng kalbong wizard king. Ang pagpatay sa wizard pool ay hindi magdadala sa iyo ng anumang benepisyo. Mapapagalitan ka lang ng aking tribong bone-eating. Napakunot ng noo si Yang Kai. Nagsalita ka na parang hindi mo ako kamumuhian kung hindi ko siya papatayin. Isa kang tribo na naghahangad ng paghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Kung hindi dahil sa pagsalakay ng mga demonyo, matagal mo nang sinalakay ang aking nayon sa Kangnan. Dahil mayroon kang mga lumang hinaing, wala akong pakialam na magdagdag ng mga bago. Sa ngayon, nag-aaway ang dalawang tribo. Ang Wizard King ay isang kailangan na puwersa. Hindi mo siya mapapatay. Anong biro? Matigas na sinabi ni Yang Kai. Isa rin akong Wizard King. Sino ang nagtutulungan para patayin ako kanina? Yun kasi akala namin naging demon race ka na. Kung magiging demon race ako, lahat kayo mamamatay ngayon, hindi lang isa. Kasabay nito, ang myriad sword sa kamay ni Yang Kai ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang ulo ng wizard pool ay lumipad sa hangin. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg. Natigilan ang natitirang apat na wizard kings ng bone-eating tribe. Akala nila noong una ay sinasabi lang ito ni Yang Kai at hindi niya talaga papatayin si Wu Qi, ngunit hindi nila naisip na gagawin niya talaga ito. Ang katawan ni Wu Qi ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, at ang kanyang ulo na pinalipad ay may pagtataka sa kanyang mukha. Halatang hindi niya akalain na magiging ganito ang buhay niya hanggang sa mamatay siya. Hindi siya namatay sa kamay ng demon race, kundi sa kamay ng barbarians. Matapos patayin ang wizard pool, dumating si Yang Kai sa harap ng kalbong wizard king sa isang iglap.
Ang myriad sword ay dumaikit sa kanyang dibdib, lumubog ng 3 pulgada sa kanyang laman. Agad namang nanigas ang kalbong Wizard King. Natatakot siyang gumawa ng anumang biglaang paggalaw. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Kung gusto ko, kaya kong patayin kayong lahat. Malamig na tinitigan ni Yang Kai ang kalbong Wizard King. Isang patak ng malamig na pawis ang dumb alloy sa noo ng kalbong Wizard King na dumausdal sa kanyang pisngi. Pero may halaga ka pa rin. Kaya mo pang lumaban sa Demon Race, kaya hindi kita papatayin ngayon. Binawi ni Yang Kai ang myriad sword at tumingin sa kalbong Wizard King. Matalas ang boses niya habang sinasabi. Mas mabuting tandaan mo, huwag mo nang guluhin muli ang Southern Barbarian Tribe. Kung hindi, kahit sino ka pa, babayaran mo ang halaga. Hindi umimik ang kalbong Wizard King. Malinaw, siya ay lubhang nayanig sa kaibuturan. Nawala ang myriad sword. Nilumpasan ni Yang Kai ang kalbong Wizard King at dumiretso sa lugar kung saan nakakulong ang 20,000 miyembro ng Wizard Tribe. Ang mga tribesmen ng Bone Eating na nakaharang sa kanyang dinadaanan ay tumingin sa kanya sa takot, na parang may tinitingnan silang halimaw. Hindi nila maiwasang gumawa ng paraan para sa kanya. Pagdating niya sa harap ng Wizard Tribe, tila napipi ang Great Wizard of the Bone Eating Tribe na nagbabantay sa Wizard Tribe. Tulalo siyang nakatayo doon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Agad na umiwas ang Great Wizard sa gilid. Umihip ang hangin, at lamig ang bumalot sa kanyang likuran. Guro. Sinayu at Lu at ang iba pa ay humakbang pasulong at yumuko. Napuno ng pagsamba ang mga mata ng lahat. Tara na, tawag ni Yang Kai. Humakbang pasulong si Tiger at sinabing. Ang aming mga bundok ay ninakawala. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa kalbong Wizard King. Puno ng pakikibaka ang ekspresyon ng kalbong Wizard King. Nagsimulang maging makabuluhan ang ngiti ni Yang Kai. Ilang sandali pa, ang kalbong Wizard King ay tila nakagawa ng isang mahirap na desisyon. Sumigaw siya, ibalik mo sa kanila ang mga bagay na iyon. Kaagad, nagmadaling lumabas ang mga tribong Bone Eating. Hindi nagtagal, libo-libong mahiwagang hayop at 12-12 ng mga higanteng agila ang sumugod sa lugar kung saan sila nakakulong at bumalik sa panig ng kanilang Panginoon. Ang mga kabalyerya ay sumakay sa likuran ng mga mahiwagang hayop, habang ang mga kabalyerya sa himpapawid ay sumakay sa mga higanteng agila. Mahigit 20,000 tao ang nagmarcha palabas ng Kangir Valley. Maayos ang buong tropa, at maayos ang kanilang mga hakbang. Ang bawat miyembro ng Wizard Tribe ay tumuwid sa kanilang mga likod. Para silang mga sibat na nakataas sa langit. Sa likod nila ay ang mga masalimuot na tingin ng daan-daang libong bone-eating tribesmen. Nang mawala sa paningin ang Wizard Tribe ay nakahinga ng maluwag ang mga tribe ng bone-eating. Pagod na pagod ang apat na Wizard Kings, na parabang naubos nila ang lahat ng lakas. Sa labas ng lambak, kumalat ang panonabik at tuluyang binasag ang katahimikan ng hukbo. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa sa mga grupo ng 3 hanggang 5, na pinag-uusapan kung ano ang nangyari. Habang nag-uusap sila, mas lalo silang nasasabik. Walang pumihil sa kanila. Sa nakalipas na ilang araw, sila ay ikinulong ng tribong Bone Eating na nagtitiis ng mental torture. Ngayon na sa wakas ay nailigtas na sila, at nailigtas sila ni Wizard Master Anyu sa sobrang nakakagulat na paraan, natural na kailangan nilang ilabas ang kanilang mga emosyon na matagal nang pinigilan. Anong gusto mong sabihin? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan siyo. Nag-aalangan siya simula pa lang. Halata namang may sasabihin siya. Gayunpaman, bago siya magsalita, nahulaan na ni Yang Kai. Sa tingin mo ba hindi ko dapat pinatay ang Wizard Pool? Tumanggong siyo. Siya ang Wizard King ng Tribong Bone Eating, ngunit namatay siya sa iyong mga kamay. Kung kumalat ang balita tungkol dito, maaaring tanggihan tayo ng ibang mga tribo. Ang ating Southern Barbarian Tribe ay humihina ngayon, at kailangan nating panatilihing mababa ang profile. Hindi tayo dapat maging masyadong bongga. Ngumiti si Yang Kai. Ito ay tiyak na dahil tayo ay nasa pagtanggi na hindi natin maaaring panatilihin ang isang mababang profile. Kailangan nating ipaalam sa iba pang mga tribo na kahit na ang Southern Barbarian Tribe ay naiwan na may lamang ng isang Wizard King at 20,000 tao, kami pa rin ang Southern Barbarian Tribe. Nasa sarili nating mga kamay ang ating kapalaran, at hindi tayo makokontrol ng sinuman. Hindi tayo magiging basalyo ng alinmang tribo. Unti-unting nagdilim ang kanyang tingin. Ang linya ng depensa ng Demon Race ay lumiliit, at ang labanan ay magiging mas matindi. Kung hindi tayo magpapakita ng sapat na katigasan, tayo ay gagamitin bilang kanyan kumpay ng ibang mga tribo maaga o huli. Napaisip si Yu at hindi na siya makapagsalita. Tumanggo lang siya at sinabing, marahil tama ka, sinabi ni Yang Kai. At saka, sila ang unang nagsimula ng gulo. Bagamat mali ako sa pagpatay sa isang Wizard King, sa palagay ko ay walang magmamadaling tumayo para sa Wizard Pool.
Ang Bone Eating Tribe ay patuloy na kapuputan tayo, ngunit kung gusto nila tayong salakayin, ito ay pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang tribo. Sana ay mabuhay sila hanggang sa wakas. Paano naman tayo? Tumangala si Yu Kai Yang Kai na parang isang bata na hindi pa lumalaki. Mabubuhay tayo. Itataboy natin ang Demon Race at muling itatayo ang ating tahanan. Nanlalabo ang mga mata niyo, parang nakakita siya ng magandang eksena sa hinaharap. Patay na ang Wizard Master. Biglang sabi ni Yang Kai. Nawala ang pananabik na ekspresyon sa mukha niyo. Nanlalaki ang mga mata niya, at hindi siya umimik. Gayunpaman, nababalot siya ng kalungkutan. Inabot ni Lu at hinawakan ang kanyang braso, at ang magkapatid na babae ay magkalapit. Marshall Peak, Kabanata 2887. Dalawang taon. Ang lupa ay dumaing at ang mga tao ay nasadlak sa paghihirap at pagdurusa. Ang Demon Race ay sumalakay na sa loob ng dalawang taon. Sa loob ng dalawang taon na ito, libu-libong beses nang nagsagupaan ang dalawang karera. Ang mga barbarian na tribo ay sunod-sunod na nilipol, at ang mga hukbo ng Demon Race ay sunod-sunod na pinatay. Ang hilagang bahagi ng lupain ay napuno ng mga larangan ng digmaan, at halos bawat sandali ay namamatay ang mga tao. Ang Wizard Saint at Demon Saint ay natapos na ang kanilang pagpapagaling isang buwan na ang nakakaraan at sunod-sunod na lumabas sa pag-iisa. Muling nag-away ang magkabilang panig, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay medyo napigilan. Hindi sila kasing bangis at intense tulad ng dalawang taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito, ang labanan ay higit na isang probang factor. Ang Barbarian side ay dehado dahil ang Demon Race side ay may isa pang modo kumpara sa dalawang taon na ang nakakaraan. Ang pagdaragdag ng Demon Saint na ito ay sinira ang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Matapos ang dalawang taong madugong labanan, lahat ng nakaligtas ay nagmature ng husto. Ang mga natitirang tropa ng Southern Barbarian Tribe ay lumakas araw-araw sa panahon ng digmaan. Ngayon, lumawak na sila sa mahigit 100,000 tao. Ang katanyagan ng Wizard Ox ay kumalat sa dalawang karera. Hindi nalihim na mayroon siyang 10 Demon King na alipin sa kanyang tabi, at tiyak na dahil sa 10 Demon Kings na ito kaya ang Wizard Ox Tribe ay maaaring magtagumpay sa mahabang digmaang ito. Sapat na ang dalawang taon para mangyari ang maraming pagbabago. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga reinforcement ng Demon Race ay patuloy na nagmumula sa Boundary Wall. Bagamat hindi matatag ang Boundary Wall at hindi makadaan ang makapangyarihang mga eksperto, maaaring dumating ang maliliit na fries na iyon hanggat gusto nila. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang determinasyon ng Barbarian na mabawi ang kanilang nawalang teritoryo. Ang Demon Race ay mayroong 100 tribo, at halos bawat tribo ay may sariling Divine Technique. Kung hindi dahil sa 10 Demon Kings na nasakop ni Yang Kai, ang Barbarian side ay dumanas ng maraming pagkatalo. Napakalinaw ng Demon Kings tungkol sa mga detalye ng Demon Race. Nakuha na ni Yang Kai ang lahat ng impormasyong alam nila at ipinasa ito sa mga pinuno ng iba't ibang tribo. Sa impormasyong ito, nabawasan ng Barbarian side ang maraming pagkalugi. Kung hindi, ang digmaan ay hindi magiging maayos. Kahit na ang Demon Race ay nagpatuloy sa pag-alis sa World Path, makalipas ang dalawang taon, ang defensive line ng Demon Race ay lumiit sa perimeter na 2,000 li kung saan ang World Path ang sentro. Lahat ng miyembro ng Demon Race ay natipon dito. At 2,000 milya ang layo, ang iba't ibang Barbarian tribes ay natipon. Milyon-milyong angkan ang nakaharap dito mula sa malayo. Sa kalangitan, mayroong isang malaking kanal. Ang demonic chi sa siwang ay gumugulong at umaalon. Ito ay lubhang nakakatakot, kitang-kita ng lahat ang pagkakaroon ng bangin na iyon. Parang peklat sa langit na hindi maaalis. Ito ang sipi na napunit ng Great Demonic God ng Demonic Territory sa pamamagitan ng paraan na nakakayanan ng langit. Tinawag itong Boundary Path ng Barbarian Tribe. Kung hindi silyuhan ang realm daw, hindi matatapos ang digmaang ito. Alam na alam ito ng lahat ng nakatataas sa Barbarian Race. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 taon, ang lahat ng mga barbaro ay nagsusumikap upang makamit ang layuning ito. Pinipilit nila ang Demon Race sa lahat ng paraan. Nais nilang salakayin ang daan ng daigdig at pagkatapos ay humanap ng paraan para masil ito. Hanggat ang daan ng daigdig ay seliado, kung gayon ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Demon Race ay maaaring maputol. Wala nang Demon Race ang magmumula sa Demonic Territory. Ang Demon Race na nanatili sa lupaing ito ay hihina din at magiging isda sa chopping board. Ang mga barbarians ay naglunsad ng maraming malalaking pag-atake, ngunit lahat sila ay hinarang ng Demon Race. Ang magkabilang panig ay natalo, ngunit walang paraan upang masira ang daan ng daigdig. Si Yang Kai mismo ay nagpunta rin sa World Path para mag-imbestiga ng ilang beses, ngunit nalaman niyang masyadong malaki ang World Path.
Ito ay konektado sa isa pang dakilang mundo at kasama ang mga batas ng langit at lupa ng mundong iyon. Kahit na siya ay bihasa sa mga batas ng kalawakan, sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan upang ayusin ito. Maliban kung siya ay maaaring maging isa sa mga Great Emperor. Sa ngayon, isa lamang siyang Upper Wizard King. Tila malapit na siyang maging isa sa mga Great Emperor, ngunit malayo pa rin ito. Sa loob lamang ng isang taon, naging Upper Wizard King siya mula sa Lower Wizard King. Talagang isang himala ito. Sa kasaysayan ng mga barbarians, walang nagawang maging Upper Wizard ng ganoon kabilis, ngunit nagawa ito ni Yang Kai. Siyempre, bahagi nito ang pundasyon ng Emperor Realm, ngunit ang pinakamalaking tulong ay ang Holy Relic na ibinigay sa kanya ng Wizard Dang bago siya namatay. Noong una niyang natanggap ang Holy Relic, wala siyang nakitang espesyal tungkol dito. Hanggang sa naging Wizard King siya, ipinakita ng Holy Relic ang pagiging kakaiba nito. Bawat oras na siya ay pumunta sa pag-iisa, ang Holy Relic ay tila naging isang daluyan na nag-uugnay sa kanya sa Wizard Temple. Ang Wizard Temple ang pinakamahalagang lugar sa buong barbarian race. Ang Sorcerer's Temple ay naglalaman ng mga alaala at mahalagang witchcraft techniques ng lahat ng barbarian races masters. Habang hawak ang Saint Artifact, nagamit ni Yang Kai ang kanyang soul para maglibot sa Sorcerer's Temple. Nasaksihan niya ang mga mahimalang kakayahan na ipinakita ng mga sinaunang sage at nakuha ang kaalaman na kanilang ibinahagi. Ang kaalamang ito ay mas malawak pa kaysa sa ipinasa ng Evergreen God Tree. Pagkatapos lamang nitong matuklasan ay naunawaan niya kung bakit gustong kunin ng Shaman Kings ng Tribong Bone Eating ang kanyang sagradong relic. Maliwanag, alam na nila kung gaano kapakipakinabang ang sagradong relic sa paglilinang. Kaya naman naisip nila ito. Ang isang tribo na may isang Upper Wizard King na namamahala ay natural na hindi maaaring maliitin. Not to mention, may 10 Demon Kings din sa tribo. Bilang huling tribo ng Southern Barbarian Tribe, ang Bull Wizard Tribe ay patuloy na umiral at kinilala ng lahat ng mga pangunahing tribo ng Barbarian Race. Ang kambal na Yu at Lu ay matagumpay ding naging mahusay na wizard, na naging pangalawa lamang kay Yang Kai sa Bull Wizard Tribe. Ang iba pang mga wizard ay humigit kumulang na pabuti. Ang mga sumunod kay Yang Kai noong nakaraan ay naging backbone ng Wizard Tribe. Ganun pa rin si Taya. Ang 2 taon ng digmaan ay tila walang iniwan na anumang bakas sa kanyang katawan, at ang kanyang paglilinang ay hindi bumuti. Siya ay tila walang pakialam sa digmaan at sumunod lang kay Yang Kai. Nang hindi siya hinanap ni Yang Kai, hindi na siya nagpakita. Ngunit hanggat hinahanap siya ni Yang Kai, lilito siya sa oras. Para bang nakikita niya ang lahat ng iniisip ni Yang Kai. Kahit na pagkatapos ng 2 taon na magkasama, naramdaman ni Yang Kai na hindi niya makita ang babaeng ito. May kumatok sa nakasarang pinto. Huminga ng mahina si Yang Kai at tinapos ang kanyang paglalakbay sa Divine Sense sa Sorcerer God's Temple. Itinabi niya ang artifact at tumangala. Pasol ka. Itinulak ng kambal na Yu at Lu ang pinto at pumasok. Medyo masyadong seryoso ang mga mukha ng magkapatid. Anong mga bagong tagubilin ang mayroon ng Wizard Saints? Tumangala si Yang Kai sa kanila. Ang mga kapatid na babae ay ipinatawag lamang ng mga Wizard Saint upang makipag-usap sa Wizard King ng iba pang mga tribo. Sila ay mga Great Wizard lamang at walang mga kwalipikasyon. Ngunit ang sitwasyon ng Wizard Tribe ay medyo espesyal. Hindi nagpakita si Yang Kai, kaya walang nagmamalasakit dito. Sa panahong ito, naglilinang si Yang Kai, kaya ipinaubayan niya kay Yu at Lu ang mga gawain ng Wizard Tribe. Ngayong nakita niya ang kanilang mga mukha nang bumalik sila, napagtanto ni Yang Kai na maaaring may mangyari. Ang huling labanan, sagot ni Yu at Lu, nanginginig ang boses. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Nakahanap sila ng paraan para masil ang World Passage. Ito ay isang problema na sabik na lutisin ng mga barbaro. Hanggat ang World Passage ay naharang, ang demon race na lumulusob sa lupaing ito ay lalaban ng mag-isa. Maaga o huli, mananalo ang mga barbarians sa huling tagumpay. Ngunit ito rin ay isang hindi malulutas na problema. Kahit na ang 4 na Great Wizard Saints ay walang kapangyarihang isil ang World Passage. Kaya kamakailan, ang 2 karera ay walang tigil na labanan, ngunit hindi ito isang mapagpasyang labanan. Alam ng magkabilang panig na ang digmaang ito ay hindi madaling magwawakas maliban kung ang World Passage ay seliado. Biglang gustong maglunsad ng mapagpasyang labanan ng Wizard Saints. Mahuhulaan lang ni Yang Kai na nakahanap na sila ng paraan para masil ang World Passage. Magandang balita ito. Ngunit hindi inisip ni Yang Kai na may kakayahan ang Wizard Saints na gawin iyon. Hindi naman sa minamaliit niya ang mga ito, ngunit ito ang katotohanan. Mukhang nahanap na nila, parang, kumunat ang noo ni Yang Kai. Ganito ang sagot sa iyo ng Wizard Saints. Walang puwang para sa tila, sa digmaan. Ang isa ay tila sapat na upang sirain ang 100,000 tao. Sinabi ni Yu at Lu. Sa pagtingin sa ekspresyon ng guro,
Tila may kumpiyansa sila, ngunit wala silang sinabi. Nagpatuloy si Nayu at Lo. Gusto ng guro na pumunta ka kahit anong mangyari. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang baba at sinabing, mukhang may kumpiyansa talaga sila. Kung wala silang kumpiyansa, hindi na nila siya hihilingin na pumunta muli. Hindi nila ito nasabi ng malinaw dahil natatakot sila na ang Wizard King ay maglabas ng sikreto. Walang pagkaantala, dumiretso si Yang Kai palabas ng kampo ng Wizard Bull Tribe at dumiretso sa kinaroroonan ng Wizard Saints. Ilang beses na siyang nakapunta doon kaya natural na pamilyar siya sa lugar. Ngunit nang maglaon, nagsasanay na siya at tamad na mag-aksaya ng oras, kaya hinayaan niya si Yu at Lu na gawin ito para sa kanya. Sa tuwing nagtitipon ang Wizard Saints, hindi siya nagpapakita. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na medyo hindi karaniwan ang sitwasyon. Sa isang simpleng bulwagan, nakita ni Yang Kai ang Wizard Holy Ground. Sa apat na Great Wizard Saints, ang Holy Ground ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Sa pagtingin sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, maaaring siya ay isang espesyal na pag-iral dahil kahit na siya ay isang Wizard Saint, hindi niya alam ang maraming mga spell ng wizard. Lahat ng kapangyarihan niya ay nagmula sa sarili niyang katawan. Siya ay isang malakas na tao na may banal na lupa. Ang mga barbarian warriors ay nakatuon sa pagpino sa kanilang mga katawan, ngunit siya lamang ang makakamit ang kanyang ginawa sa daan-daang libong taon. Sa Holy War 2 taon na ang nakararaan, halos lahat ng barbarian demon race saints ay nasugatan. Siya lang ang hindi nasaktan at nakatakas kasama ang 3 pang wizard saints. Kitang-kita rito ang kanyang lakas. Bagamat ang Holy Ground ay isang wizard saint, wala siyang kahit kaititing na pagmamataas ng isang wizard saint. Ilang beses na siyang nakilala ni Yang Kai at may magandang impresyon sa kanya. Kahit anong mangyari, laging nakangiti ang wizard saint na ito at napakabait. Ang iba pang 3 wizard saint ay wala kahit saan. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Hindi naman sa natatakot siya, pero tinatamad siyang makipagkita sa Bone Eating Saint. Ang Bull Wizard Tribe at ang Bone Eating Tribe ay nagkaroon ng malalim na sama ng loob. Pinatay ni Yang Kai ang isang Wizard King ng Bone Eating Tribe. Ang Wizard Saint ng Bone Eating Tribe ay palaging ayaw kay Yang Kai. Kung hindi dahil sa namumukod tanging pagganap ng Bull Wizard Tribe sa digmaan sa pagitan ng 2 tribo, na pumatay ng maraming miyembro ng Demon Race at gumawa ng maraming kontribusyon, matagal nang sinalakay ng Bone Eating Tribe Saint ang Bull Wizard Tribe. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tumugon si Yang Kai sa tawag ng mga Wizard Saints. Ang Holy Ground ay hindi mukhang napakatanda, mga 40 taong gulang. Siya ay may malawak na bibig, isang batik na ilong, isang parisukat na ulo, at malalaking tainga. Ang kanyang mukha ay madilim na pula, at ang kanyang katawan ay matangkad at matibay. Ang kanyang mga braso ay hindi pangkaraniwang mahaba, halos umabot sa kanyang mga tuhod. Napakalawak din ang kanyang mga palad na para bang kayang humawak ng bundok o hamarang sa ilog. Sa tuwing nakikita siya ni Yang Kai, nagugulat siya sa mabangis at lumalakas na enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Ito ang resulta ng pagsisikap ng Holy Ground na sugpuin ito. Kung hindi niya gagawin, mas nakakakilabot ang blood energy niya. Walang pag-aalinlangan si Yang Kai na kahit na ang isang higanteng dragon ay tumayo sa kanyang harapan, maaari niyang mapunit ito gamit ang kanyang mga kamay. Kung ang katawan ni Yang Kai ay tulad ng sumisikat na araw, kung gayon ang katawan ng Wizard Holy Ground ay parang nakakapasong araw sa tanghali. Pagtayo lang sa tabi niya ay nag-iinit na siya. Marshall Peak, Kabanata 2888. Ang huling labanan. Guro, si Yang Kai ay nakatayo sa gitna ng bulwagan habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib. Lumingon si Ruin. Sa pagkakataong ito ay nawala na ang ngiti na matagal na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay marangal at mataimtim habang sinabi niya sa isang malalim na boses. Dapat mong malaman kung bakit kita ipinatawag, hindi ba? Sinabi ni Yang Kai. Narinig ko na malapit na ang huling labanan. Tama iyan. Tumanggaw si Ruin. Ang huling labanan, tagumpay o pagkatalo, ang magpapas siya dito. Sumimangot si Yang Kai. Patawarin mo ako sa pagtatanong, ngunit paano natin tatatakan ang daan ng daigdig? Nakahanap ka na ba ng paraan? Ngumiti si Ruin. Nahanap ko na. Ngunit hindi ko pa masasabi sa iyo ang mga detalye, ngunit maaari kong ipanggako sa iyo na ito ay isang magagawang paraan. Isa siyang wizard saint, kaya hindi na niya kailangang mangako ng anuman sa isang wizard king, ngunit sinabi pa rin niya iyon. Malinaw, malaki ang tiwala niya sa pamamaraang ito. Tumanggaw si Yang Kai. Kung gayon, Master, bakit mo ako ipinatawag dito? Naging seryoso muli ang ekspresyon ni Ruin. Kailangan kong gawin mo ang pamamaraang ito. Ako, natigilan si Yang Kai. Nandito pa rin ang mga saint, bakit ako? Sabi ni Ruin, ang pamamaraang ito ay kailangang gawin ng hindi inaasahan, kaya ako man o yung 3,
hindi maginhawa sa amin. Ikaw lang Wizard Kings ang may pagkakataong magtagumpay. At sa lahat ng Wizard Kings, ikaw ang pinakamalakas, at ang iyong Wizard Bull Division din ang pinaka-elite, kaya kailangan namin na harapin mo ito. Kailangan namin ang iyong Wizard Bull Division upang harapin ito. Nag-isip sandali si Yang Kai at hindi tumanggi, sa halip ay sinabi niya. Ano ang kailangan mong gawin? Hindi mo na kailangang malaman ngayon, bago ang huling labanan, may magsasabi sa iyo. Kailangan mo lang sabihin sa akin, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? Naging seryoso ang mga mata ni Ruin sa unang pagkakataon, parang nagniningas na apoy na nakatitig kay Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai, kung hindi ako makatiis, hindi na sana ako ipinatawag ni Master dito, di ba? Tumawa si Ruin at tinapot sa balikat si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, sa araw ng huling labanan, lahat ng Barbaro ay gagawa ng pagkakataon para sa iyo. Isang bagay lang ang kailangan mong gawin. Kailan ang huling labanan? Tumangala si Yang Kai at nagtanong. Makalipas ang 5 araw. Pagkabalik mula sa mga guho, si Yang Kai ay hindi nagtanim ng hiwalay. 5 araw. Hindi na ito sapat upang madagdagan ang kanyang lakas. Dahan-dahan niyang nilaybot ang lugar kung saan nakapwesto ang Voodoo Bull Tribe, nakatingin sa pamilyar at hindi pamilyar na mga mukha. Ang bawat barbarian na nakakita sa kanya ay yumuko ng may paggalang, na nagpapahayag ng kanilang lubos na paggalang sa kanya. Ang balita ng huling labanan ay tila kumalat. Ang 10,000 miyembro ng Wizard Bull Tribe ay pawang nagkukuskos ng kanilang mga kamay sa pag-asa. Pinatalas ng mga sundalo ang kanilang mga sandata, at pinakain ng mga mangangabayo ang kanilang mga kabayo upang maipamalas nila ang kanilang buong kapangyarihan sa labanan. Habang ang mga archers ay gumagawa ng mga palaso, ang mga wizard ay nagmumuni-muni sa pag-iisa upang mapanatili nila ang kanilang pinakamahusay na kondisyon. Pagkalipas ng 5 araw, ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan. Nakita ni Yang Kai ang maraming pamilyar na mukha. Lahat sila ay mga taong sumunod sa kanya mula pa noong una. Pagkatapos ng 2 taong digmaan, wala pang kalahati ng 200 taga-nayon ng Kangnan Village ang naiwan. Karamihan sa mga taga-nayon ay namatay sa digmaan, at ang mga nakaligtas ay naging mas malakas. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi pamilyar na mga mukha. Ang mga taong ito ay na-recruit ng Voodoo Bull Tribe sa nakalipas na taon o higit pa. Magkaiba sila ng background, ngunit ngayon, lahat sila ay miyembro ng Wizard Bull Tribe. Nakita ni Yang Kai si Aho na pinapakain ang kanyang bundok sa isang sulok ng kampo. Tuwang-tuwa si Tiger na makita si Yang Kai. Umalis siya sa kanyang bundok at tumakbo. Bakit ka nandito? Tanong ni Tiger. Naparito ako para makita ka. Ngumiti si Yang Kai at tiningnan ang 12-12 ng sugat sa katawan ni Tiger. Ang lahat ng ito ay patunay ng kanyang katapangan sa pagpatay sa kalaban. Mabilis na lumago ang mga tao dahil sa digmaan. Ang Tiger ay hindi na isang taganayon ng Kangnan Village, ngunit isang kapitan ng 1,000,000 mga kabalyero. Gamit ang kanyang sariling lakas lamang, kaya niyang labanan ang isang mahusay na ulo at hindi magiging dehado. Halika, 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 tingnan mo ang aking beast. Hinaila ni Ahu si Yang Kai sa harap ng isang spirit beast. Ang spirit beast na ito ay katulad ng amo nito, puno ng tapang. Inilapit nito ang napakalaking ulo nito kay Ahu at masuyong humaplos sa kanya. Ngumisi si Tiger at sinabing, hindi masama, tama, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang ulo ng Magic Beast. Tanong niya, napangalanan mo na ba? Napakamot ng ulo si Tiger. Medyo nahiya siya at sumagot. True din ang tawag dito. Tumawa si Yang Kai at sinabing, katulad ko, oo, hindi ito masyadong masunurin noon, kaya sinabi ko kay Bull na turuan ito ng leksyon. Pagkatapos ay naging masunurin ito. Masyado siguro itong narinig kaya naisip nitong Bull ang pangalan. Ngayon kapag tinawag ko itong Bull, ito ay napakamasunurin. Oy, inaapi ng taong ito ang mahihina at natatakot sa malakas. Ngumiti si Tiger, mukha siyang simple at tapat. Bagat lumaki na siya ng husto, ang ngiti niya ay ngiti pa rin ng isang taganayon 2 taon na ang nakararaan. Ang mahiwagang hayop na si Bull sa tabi niya ay gumawa ng ilang mahinang iyak, ngunit walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Puntahan natin si Hua at ang iba pa. Ngumiti si Tiger at sinabing, nabalitaan ko na malapit na ang huling labanan. Pagod na pagod sila, marahang tumango si Yang Kai at tumingin kay Tiger. Mabuhay, nakangiting tugon ni Tiger, ikaw din. Tumalikod si Yang Kai at umalis. Sumigaw si Tiger sa likod niya. Bull, ito na ang huling labanan, tama. Huminto si Yang Kai at sinabi sa malalim na boses. Ang huling labanan, ipinapangako ko. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Tiger. Lumingon siya sa isang grupo ng mga mangangabayo at sinabi, narinig mo ba iyon? Sinabi ni Master na ito na ang huling laban.
Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang lahat ng ating kakayahan upang patayin ang lahat ng mahiwagang hayop na iyon. Pagkatapos ay makakauwi na tayo. Pa! Boom! Boom! Isang grupo ng mga mangangabayo ang umungal at humagulgol. Tuwang-tuwa sila, parang nakabalik na silang matagumpay. Ang limang araw ay hindi masyadong mahaba o masyadong maikli. Nilaybot ni Yang Kai ang buong istasyon na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanguan niya ang bawat barbarian na nakikita niya at nakipag-chat pa sa ilan sa kanila. Lahat ay nagtatanong sa kanya kung ito na ang huling labanan. Bagaman ang 2 taong digmaan ay hindi isang mahabang panahon, ito ay lumikha ng walang katapusang sakit at pagdurusa. Pagod at sawa na ang mga barbaro. Nakita nila ang pag-asa ng mabalitaan nilang ito na ang huling labanan. Walang pagod nilang hinabol ang isang tiyak na sagot. Binigyan sila ni Yang Kai ng inaasahan na gusto nila. Gayunpaman, sa huli, gaano karaming mga tao ang talagang nakakakita ng inaasahan na ito? 50,000, 20,000, o 10,000. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng Wizard Saint sa kanyang Wizard Bull Division, tiyak na mahirap itong gawain. Kung gusto niyang tapusin ang gawain ito, kailangan niyang maging handa sa pag-iisip upang bayaran ang presyo. Karamihan sa mga tao ng Wizard Bull Tribe ay mamamatay. Sa pagkakataong ito, iba na ang laban sa mga nauna. Walang sino man ang papayagang umatras o matatakot. Sa labanang ito, isa lamang sa kanila ang makaliligtas. Hindi alintana kung ito ay ang Barbarian Tribe o ang Demon Tribe, walang paraan upang umatras. Sa madaling araw ng 5th araw, handa nang umalis ang Wizard Bull Division. 100,000 tao, halos 100 maliliit na koponan, ang nakapila sa maayos na paraan. Bagamat malaki ang bilang, tahimik ito. Tanging ang mainit na dugong dumadaloy sa kanilang katawan ang maririnig. Nakatoon ang mata ng lahat sa peklat sa langit sa di kalayuan, puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. May mga palakaibigang tropa sa kaliwa at kanang bahagi. Sila ang mga tropa ng iba pang malalaking tribo. Katulad ng Voodoo Bull Tribe, walang nagbuka ng bibig para magsalita. Ang kapaligiran ng Kaba at Penonabik ay kumalat sa karamihan. Hindi napigilan ng mga barbaro na hawakan ng mahigpit ang mga armas sa kanilang mga kamay. Umaasa sila na makakamit nila ang kaunting espiritual na kaliwan. Milyon-milyong barbaro, sa sandaling ito, ay handa na para sa labanan. Nang walang anumang babala, ang mapurol na tunog ng busina ay tumunog. Ang Wizard King ng bawat tribo ay nanginig at naglabas ng utos na umaban. Ganoon din ang ginawa ng Wizard Bull Division. Naglakad si Yang Kai sa unahan, pinananatili ang isang uri ng mutual connection sa mga kaalyado sa kanyang kaliwa at kanan. Lamingga-lingga siya sa paligid, ngunit nang hindi lumitaw ang taong binanggit ng Sorcerer Saint, pinigilan niya ang pag-aalinlangan sa kanyang puso at itinigil ang pag-iisip tungkol dito. Panay at mapurol ang tunog ng busina, tulad ng mga yapot ng milyon-milyong barbaro. Bahagyang nanginig ang lupa, sa di kalayuan, nagsimula na rin kumilos ang hukbo ng Demon Race. Sa loob ng 5 araw, hindi lang sapat ang oras ng mga barbaro para maghanda, may buffer din ang Demon Race. Kaya nang lumipat ang mga barbaro, ang Demon Race ay tumugon. Dahan-dahang naglapitan ang mga hukbo ng 2. Ang paghinga ng mga mandirigma ay nagsimulang maging mabigat, at ang mabagsik na kapaligiran ay dahan-dahang namuo, unti-unting nagiging isang hindi magagapi na aura. Ang mga tambol ng digmaan ay tumunog, at ang ritmo ay naging mas mabilis. Bumilis din ang takbo ng mga barbaro. Mula sa paglalakad tungo sa sprinting, at nang ang tunog ng mga tambol ng digmaan ay naging mas matindi, ang sprint ay naging isang trot. Mabilis na pinaikli ang distansya sa pagitan ng 2 karera. Nang 50 milya lang ang distansya sa pagitan ng 2 panig, biglang tumaas ng 1 level ang intensity ng tunog. Narinig ang mga dagandong, at sunod-sunod na nagsilabasan ang mga mangangabayo mula sa mga tribong barbaro. Ang mga mandirigmang ito ay nakasakay sa kanilang mga bundok, at sinisingil ang isa't isa sa walang takot at walang kabuluhang paraan. Ang panig ng Demon Race ay umaakyat sa Demon Chi, at ang kanilang bilang ay mas marami. Bagamat mas maliit sa bilang ang panig ng Barbarian Race, mas malakas ang kanilang momentum. Ito ay dahil ang lahat ng mga kabalyerya ng Barbarian Race ay nabighani sa iba't ibang uri ng pangkukulam. Bawat isa sa mga cavalrymen ng Barbarian Race ay kumikislap na may maraming kulay na mga ilaw. Sa kanila, mayroong isang berdeng ilaw na pinakakapansin-pansin. Ito ay tulad ng isang berdeng laso na nagdugtong ng malapit sa mga kabalyerya. Tanikalang buhay. Dahil sa makapangyarihang wizard spell na ito kaya maraming barbaro ang nakaligtas sa digmaan. Bago dumating ang mga kabalyero, nailabas na ang mga palaso. Ang mga mamamana ng 2 lahi ay nagpaputok ng mga nakamamatay na palaso sa kampo ng isa't isa. Ang mga palaso na lumipad mula sa langit ay parang mga balang, na tumatakip sa langit at lupa.
Walang tigil ang tunog ng mga palaso na bumabagsak sa hangin. Ang malalakas na palaso ay umulan mula sa langit, at isa-isang bumagsak sa lupa ang tumatakas na mga kabalyero. Ang mga kabalyerong nasa likuran nila ay hindi nagpabagal at diretsong nasagasaan sila. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ay matapakan sa isang tumpok ng meat paste. Lumingon si Aho at tumingin kay Yang Kai. Si Niu, ang demonyong hayop na kanyang sinasakyan, ay umungal sa mahinang boses, na parabang hindi nito mapigilan ang undyok na sumali sa labanan. Lahat ng mga kabalyerya ng wizard ay ganito. Ngunit hindi sila kumilos, dahil hindi sila pinayagang gumalaw ni Yang Kai. Ang Wizards Ox Tribe ay ang tanging tropa na walang cavalrymen. Ang mga mata ni Aho ay puno ng pagtatanong, ngunit hindi siya pinansin ni Yang Kai at tumingin lang sa malayo. Binawi ni Aho ang kanyang tingin sa pagkabigo at pinigilan ang pagkabalisa ng kanyang bundok.